Ayun, mga kababayan, ito po yung pangalawa nating topic sa araw na ito. Gusto ko lang pong reaksyonan ha, kasi ngayon may kumakalat nga na issue na bakit daw ang bigas na galing sa Tagum may nakasulat na pangalan Romualdez Rice. Malamang po kung naalala nyo po mga kababayan, pumunta po kasi si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang ilan no sa 100 plus na mga kongresista kasama sa pinangunahan ni House Speaker Romualdez and then especially si Pangulong Marcos. So ngayon pumunta po sila sa Mindanao. Kung naalala nyo po, si Bongbong Marcos ang kasama po ang mga kongresista, namimigay po sila ng cash assistant at tulong no at saka yung mga abono sa mga magsasaka and especially bigas. So ngayon, mga kababayan, bakit nga ba may pangalang Romualdez Rice yung binibigay na bigas? Malamang kasi sila po ang namigay, no? At saka ngayon, maraming nagre-react na, bakit nilagyan ang pangalan? Wala pa namang eleksyon. Alam nga naman ilagay ni Romualdez diyan pangalan ni Sara. Alam nga naman ilagay ni Romualdez diyan pangalan ni Digong. 'Di ba? Nagpapatunay lang po na kaya nilagyan niya ng Romualdez Rice, no? Kasi gumagalaw sila, kumikilos sila. 'Di ba? Alam nga, tingnan niyo pag si Willy Revillame nga namimigay ng jacket, anong nakasulat? Wawawin, 'di ba? Oh, hindi naman po pwede na namigay si Willy ng jacket tapos ang ilagay mo itbulaga. Oh, di napakatanga naman ni Willy noon. Oh, nagpapatunay lang po diyan kaya nilagyan po 'yan ng Romualdez Rice kasi sila ang nag-distribute. 'Di ba? Ngayon tatanungin niyo, bakit pinolitiko? Sino ba si Romualdez? Sino ba si Marcos? Mga politician 'yan. Hindi naman mga artista 'yan eh. Oh. Okay lang sana kung ang nilagay diyan Richard Gomez. Oh, inartista. Romualdez ang nakalagay. Pinolitiko. Ayun naman talaga totoo, 'di ba? Oh, pero bago dito mga kababayan, meron pong sagot dito si House Speaker Romualdez sa issue na 'yan. Ito po yung sagot niya. Ayan po ang sagot ni House Speaker Romualdez. Yung sagot sa Romualdez Rice issue, sabi ni House Speaker, "I did not sanction that. Our intention was to give rice to the poor." No? "We will not correct that problem." 'Di ba? Klaro po. Ang sabi ni House Speaker Romualdez, no? "I did not sanction that. Oh, our intention was to give rice to the poor. We will correct that problem." Klarong-klaro naman po mga kababayan. Alam nga naman ilagay ni Romualdez diyan galing kay Sara. Si Sara hindi naman gumagalaw. Ang swerte naman ni Sara, si Romualdez, si BBM, ang nag-ikot sa buong Mindanao, namimigay ng tulong. Tapos ang ilagay nila diyan Duterte, napakaswerte naman nila. Oh, at take note, si BBM lang po ang gumawa niyan at si Romualdez lang po ang nakakagawa niyan na umiikot sa entire Mindanao and especially si BBM lang din po at si Romualdez lang din po ang kauna-unahan no na nakapagtala no in Philippine political history sa Tawi-Tawi na pinakaunang pangulong bumisita si Digong na taga Mindanao hindi nakapunta diyan sa Tawi-Tawi. Buti pa si BBM, first ever president in the Republic of the Philippines na pumibisita sa Tawi-Tawi. First time in political history. Di ba? At first ever din na si Romualdez lang ang nakagawa sa lahat ng congressman or house speaker no, na nag-ikot sa buong Mindanao na bit-bit ang 100 plus na kongresista. Ilan ng mga house speaker nag-ikot sa buong Pilipinas, hindi niya kayang bit-bitin yung 100 plus na kongresista. Romualdez and BBM lang nakagawa niyan. Di ba? Oh, ngayon, i-issuehan nyo pa kung nakakalason ba yung bigas na to, pwede bang kainin, ano bang variety ng bigas na to. Putang ina nyo, bigas yan. Kainin nyo, saingin nyo na lang, dami nyo pang reklamo. Kapag ang gobyerno hindi namimigay, sabihin niyo walang aksyon. Ngayon, ang gobyerno na namimigay, sabihin na naman anong variety ng bigas na to. Kayo lang yung binigyan na kayo pa ang aarte. Kung ako sa inyo, kung ako yung si Romualdez, ilagyan ko lason yan para mamatay yung mga reklamador. Diba? Binigyan na kayo ng bigas, isaing nyo na lang. Putang ina, ang dami nyo pang reaksyon. Pagsaksakin ko kayo sa ngala-ngala, makikita ninyo. Diba? Yun lang. Thank you.